Okay, disclaimer, ito ho ay inulit ko na lamang na proseso sapagkat ako ho ay nakapag-apply na dito sa kanilang program na to. Ito ho ay para lamang sa mga hindi pa nakapag-apply at gusto magkaroon ng guide. Thank you so much. Yes, sa mga magandang araw mga kababayan. Kuya Barata po namimali, nagbabalik. Ayan po, ito ay isang tutorial kung paano po mag-apply ng assistance na pera sa Owwa in partnership with this WD or and Department of Immigrant Workers. Okay? So ito ho yung programa ng Owwa ngayon, ang Hasc Owwa Assistance, yung Humanitarian Assistance for Saudi Claims Program or yung Hasc, H-A-S-C. Okay? Ito ho ay isang online application lamang na gagawin po natin para sa pag-apply po natin ng 10,000 na assistance. Okay? Sa mga OFW na na-repatriate mula sa Saudi sa taong 2016 hanggang 2019, okay? Dahil sa economic downturn or may nakabinbin pang money claim sa Saudi Labor Court. So kung ikaw ay meron pang inaasahan na pera diyan sa Labor Court, nakakaso na, naka-file na yung kaso ninyo para sa claims mo ng pera, so pwede ka dito. Okay? So kung ikaw ay apektado ng company na iyong pinagtrabahuan sa period na to, 2019 pababa hanggang 2016, okay, so you may apply. Okay, so andan dyan ho. Malinaw ho dito na sinulat nila dito. At ang lahat ng impormasyon dito lamang ay gagamitin para sa layunin lamang ng program na to, which is yung 10,000 assistance program ng Owwa at DSWD. Alinsunod sa Data Privacy Act of 2012. Ibig sabihin, hindi nila yan ibo-broadcast sa mga hindi related dito na programa or na mga information or sa mga activities. Okay, so ang una natin gagawin is pumunta lamang tayo ito sa hasc.owwa.gov.ph. Okay, so hasc.owwa.gov.ph. Ilalagay ko rin sa description yung link kung paano po tayo mag-apply. Then, click mo lamang itong apply. Okay, pag-click mo itong apply, i-fill up lamang po natin itong information na kailangan dito. Okay, so medyo mahaba-haba ito. Hindi naman ganun karami, pero mga basic lang yung mga kailangan na information. So, nothing to worry. Okay, so andito lang yung mga pangalan mo, info mo bilang OFW. Okay, isa pang note dito na dapat natin bigyan ng pansin kung sa company, kung wala yung company mo dito sa listahan kasi may listahan niya na ilalabas, kung wala dyan sa listahan na yan, ang gawin mo lamang is click mo lamang yung others na nasa dulong-dulo at para makita na, para ma-type mo yung company na iyong pinagtatrabahuan. Alright? Tapos, ito, yung claimant is, ano ho to, mandatory na field upan. Okay? So, kung halimbawa, ang claimant mo dito ay yung wife mo or yung ano mo, yung anak mo, make sure lamang na meron silang mga valid IDs kasi hinihingi po dito sa portal na to yung mga IDs natin. Okay? So, yun lang. Medyo hindi naman ganun kadami pero mag-ingat ho tayo, hindi ho tayo magkamali sa pag-fill up. Ipapuntat ho tayo sa baba. Sa mga attachment naman tayo ng documents, pupunta ho tayo. Alright, sa attachment ng document, ang napakasimple lamang ho, i-attach mo lamang yung ID mo. I-attach mo yung iyong valid government ID. Okay? Ikaw na nag-a-apply, ikaw na OFW. So, anumang ID yan, lisensya, nabigay ng government natin. SSS ID, yung passport. So, syempre, lahat naman tayo, I think, may passport pa na valid. So, i-attach mo yan. Ako, passport ang aking nilagay. Tapos, yung claimant ID, yung valid ID ng claimant, ganda din sa claimant ID, yung mga valid ID din, yung passport, SSS, lisensya, and so on and so forth, PRC. Proof of relationship, kung halimbawa anak mo yan, ilagay mo dyan ang birth certificate, yung asawa mo yan, ilagay mo dyan yung marriage contract. Yung authorization letter, ibig sabihin, in-authorize mo siya, gawa ka lang ng simply to Owwa / DSWD subject authorization letter to claim yung ating humanitarian assistance for Saudi claimants program. Worth 10,000 pesos. And I, your name, tapos do hereby authorize ganito to claim, mga ganon. Okay? Yun lang. Tapos, pupunta kayo sa baba. Aking pinahayag na ako ay may nakabimbing money claims na nakasampas sa Delivery Court na naghihintay ng mga desisyon at mapagkasunduan. Aking pinatutunayan ang katotohan ng impormasyon na aking binigay at ang aking naunawa na anumang maling pahayag o panlilinlang sa dokumento ay katumbas ng kriminal na pananagutan. So, make sure that you are putting in the correct informations. Okay? Para hindi tayo magka-problema din. Then, click mo lang itong I am not a robot. Make sure ha na okay yung data na nilagay mo dyan. Okay? Make sure na okay yung mga data na nilagay mo dyan. Tapos, click mo lang submit application. Pag submit application, hintayin mo lang. Okay. Okay, ito kasi ano,
ako kasi is nakapag-fill up na, okay? Kaya may nakalagay na ganyan. Pag sa'yo hindi pa naka-fill up, maglalagay dyan, successful na submission. Okay, para sa pagfa-follow up naman, ilalagay ko rin dito sa ating pong video yung kung saan kayo pwede mag-follow up. Okay, sa ating pong mga claims. Right? Meron pong akong ilalagay dyan na number, meron pong akong ilalagay dyan na tawag doon, email na kung saan pwede tayo mag-follow up ng ating pong mga claims. Right? That's all. So, thank you so much guys. Have a good day and God bless everyone. Bye-bye. Ah, wait, ito ha. Basta ito ha. Pumunta lamang kayo doon sa ano, hanggang as much as possible nga kung meron kayong makita na website ng iyong Owwa. Owwa doon sa inyong region is maganda. Meron ka doon information na makuha. Okay? That's all for now. So, thank you so much and God bless everyone.